You're too quiet. Ano iniisip mo? Napalingon si Lana kay Dylan na nakaupo sa kama nito habang tanging kumot lang ang tumatakip sa ibabang parte nito. May naalala lang akong childhood memory. Sagot ni Lana at saka ito matamis na ngitian. They just made love earlier and it's really sweet. Actually, 2 weeks na rin nakalipas ang birthday ni Riv kung kailan sila naging maayos ni Dylan. Fortunately, they're going smoothly. They had a couple of dates and of course love makings. Lihim pa rin ang kasal nila dahil hindi pa alam ni Lana kung paano sasabihin yun sa pamilya niya. For now, kinayaan na lang muna nilang iba na malamang nagliligawan na nga sila ni Dylan. Tumayo ang huli at inabot ang boxer shorts nito. Sinuot ni Dylan yun at lumapit sa kanya. Hindi pa tayo nagdi-dinner, anong gusto mong kainin? Natawa si Lana. Oo nga no. Wait, ano bang meron sa kusina mo? He brushed his thumb against his lips. Napansin niya lagi ni Dylan yung ginagawa kapag nag-iisip. Let's check it out. Kapag wala pa, deliver na lang tayo ng pizza. Tumango siya. That's a good idea. Hinawakan ni Dylan ang kamay ni Lana. Pumunta sila sa kusina nito. Nasa condo unit sila ni Dylan ngayon. Well, supposedly, may date sila pero nauwi sa pag-uwi nila doon and they did a lot of things in bed that made them lose dinner. Binuksan nila ng ref at wala namang masyadong maluluto doon. Uy, merong hot cake mix dito. Nilabas niya ang malamig na bowl na kinalalagyan noon. Anong gagawin mo dyan? Lulutuin tapos kakainin. Obvious na sagot niya at saka kumuha ng butter. Hot cake? Sa dinner? Pang breakfast lang yan. Aangal bang hot cake, Dylan? Natawa ito. Sa bagay, sabay kibit balikat. Ito na ang unang lumapit sa kalan at kumuha ng maliit na nonstick pan. Maya-maya pinagsimula ng umamoy ang butter at ang hot cake habang niluluto yon. Habang nagluluto siya, hinapit siya ni Dylan sa bewang. Alana, I have a questions. Ano? Ani habang nakatutok ang tingin sa niluluto, bigla siyang nagutom dahil sa amoy ng hot cake. Ilang anak ang gusto mo? Gulat na napatingin si Lana dito, pagkaway na tawa. Bakit mo naman natanong yan? Nagkibit balikat to. Gusto ko lang malaman. This past few days, bigla kong gusto ko nang bumuo ng pamilya. Humarap siya dito at yumakap sa leg nito. Alam mo Dylan, pakasalan mo muna ako sa simbahan at saka tayo bumuo ng pamilya. Kiniskis niya pang ilong sa ilong nito. Hindi pa nga natin alam kung paano sasabihin sa lahat na kasal na tayo eh. Kinuha nitong frying spatula mula sa kanya't ito na ang nagtaob ng hot cake. Ikaw lang naman ang gustong magtago. Parang nagtatampo pang wika ni Dylan, napangiwi si Lana. Para ang hirap kasi ipaliwanag. Like, hey, dad, mom, lolo and prince. Kasal na po ako kay Dylan almost 4 months ago. Nagpakasal kami kasi lasing ako tapos type niya ako noon pa. Kaya ayun, I'm married. Animated na sabi ni Lana na ikinatawa ni Dylan. Hindi ba? Hindi ganun yun ka-cool. Kumuha si Dylan ng platito at doon nilagay ang luto ng hot cake. Gusto mo ba? Huwag na lang natin ipaalam. Hanggang sa makasal tayo sa simbahan? She pouted. Pwede rin, kaso paano kapag hindi nag-work tong relationship natin? Tapos maghihiwalay tayo. We need lawyers for an annulment. At hindi pwedeng hindi yun malaman ng mga parents ko. Naglagay ulit si Lana ng hot cake mix sa pan. Bakit naman iniisip mo pang hindi tayo mag-work? We love each other, how can it not work out? Kiniling niya ang ulo. Eh hindi kasi natin alam ang possibilities, hindi ba? What if we fall out of love? Kumunot noon ni Dylan. Fall out of love? Ayoko nun. Ayokong hindi ka na mahalin. She bit her lower lip to stop herself from smiling widely. Ikaw ba, kaya mo yun? He probed. Ang hindi na ako mahalin? Napakamot si Lana ng ulo. Ayoko rin, syempre. Sinalubong niya mga tingin nito. If there are such things as forever, I want to love you forever. I mean, if this is true love, I want to stay here with you. He smiled. So ilang anak ang gusto mo? She giggled. Ang dami-dami nilang kakornihan, doon talaga sila babagsak. 3 or 4, I grew up as an only child as Mama Daisy and Papa Robert ko. Malungkot eh. 3 or 4, ang hina naman, gusto ko 16. Hinampas nila na to sa braso. Anong 16? I'm not a mother pig. Natatawang wika niya rito. 30 na ako Dylan, kung taon-taon ako magbubuntis, 40 na ako kapag pinanganak ko ng bunso. Ngingis-ngis ito. Sige, 15 na lang, wala nang tawad. Ewan ko sa'yo,
Ani habang pabirutong kinukulot sa tagiliran na naiwasan naman ito, tumatawang hinapit siya ni Dylan sa bewang. Ang tagal namang lutuin ng hotcake, niinip na ako. Pinatay nitong kalan at binabang hawak ng frying pan. Napasigaw siya nang yakapin siya ni Dylan. Dylan, ibaba mo nga ako. Hindi na ako nagugutom. Balik niya tayo sa kwarto't ng makarami. Kinawag-kawag niya mga paa habang tumatawa. Ako, nagugutom na ako, Dylan. At anong makakarami? I can't be pregnant now. Hinalikan siya nito sa tuki ng ilong. Pa-deliver na lang tayo ng pizza. Tapos habang wala pa, iba mo nang pag-abalahan natin. Pili yung swish nito. Napatili siya ng ibato siya nito sa malambot na kama. Pagkaway, mabilis siya nitong pinatungan. Umiwas siya ng mga halik nito habang patuloy pa rin sa pagtawa. Mabilis nitong hinablot ang tali ng suot niyang bathrobe at kinalas yun. Ang mga tao nila ni napalitan ng mga umon hanggang sa malayo narating nila at parang ayaw na niyang matapos. Dylan, yes honey, hindi pa tayo nakapag-deliver ng pizza. Buhat doon ay sabay silang natawa. Talagang ang hotcake na lang ang kakainin nila mamaya. He continued until the sweet hours passed by. Di nga nila alam kung saan sila nakakuha ng lakas kung pareho silang gutom. But then they are happy and nothing can really stop them. Dylan, naalala ko pala, birthday ni ma'am sa makalawa. We'll have a dinner celebration. Punta ka please. Aya nila na dito habang kumakain sila ng hotcake. Sa wakas, nakakain na rin sila. Tumanguto. Of course, I will. Papakilala mo na ba akong official boyfriend mo? Nakangiting tanong ni Dylan. Hindi, maliligaw lang muna. Aniya, matagal-tagal na rin nilang hinintay na ilantad kita. Si Prince, kasama niya si Trisha. They're back together. Masayang sabi ni Lana pa nang malamang kahapon mula kay Prince na binigyan na nga ito ni Trisha ng second chance. Anong oras ba't anong kailangan mo suotin? Dinner starts at 7 p.m. Casual lang naman. Kasi kami-kami lang naman. Tapos nadagdag lang kayo ni Trisha. Mukhang aakit ako ng ligaw sa makalawa. Tumawa siya. Parang ganun na nga. Don't forget to bring gift, okay? Happy birthday, ma'am. Magalang na bati ni Dylan sa mom nila na pagpasok nila ng bahay. Thank you, iho. Oh, you can call me Tita Empress na lang. Ikaw si Dylan, right? Opo, tita. Butit nakapunta ka. We are all excited to meet you. Finally, may boyfriend na si Lana. Lana rolled her eyes. Mom, maniligaw pa lang si Dylan. Kahit na, sasagutin mo rin naman siya. Ngumiti si Dylan at inabot nitong basket ng bulaklak sa mom niya. Siyempre pa, natuwa ang ina dahil gusto talaga nitong mga pink at white roses. May inabot pa itong isang maliit na rectangular shaped box. Nang buksan ng ina isa yung authentic silver wristwatch na may real diamonds number indicator. Talagang nagpa-impress. Oh my, Dylan iho, this is too much. But thank you, anything for you tita. Nakipagkamay naman si Dylan sa dad at lolo Rex niya. Inabutan ni Dylan ng tigisang box sa mga to. Tabako, a Spanish tobacco, bulalas ni Lolo Rex. Oh young man, you know how to give a gift? Gracias. Magalang nang umiti si Dylan. I'm glad you like it, senior. Tama si Papa, marunong magregalong batang ito. Nakangiting sabi ng dad niya habang nakasilip sa regalo nito. Thank you, Dylan. Matagal din kitang hinintay na makilala. Binalingan siya ng ama. Yo, what's up? Bati ni Prince kay Dylan. Lumantad ka rin. Natawa si Dylan at inabutan to na isang maliit na box. Umakit ako ng ligaw, kailangan to. Tinapik-tapik to ni Prince sa balikat. Alam kong for formality's sake lang ito. Kayo na eh, tukso pa ng kapatid. Huwag kang basag trip, Prince Duke, saway ng girlfriend itong si Trisha. Tumawa lang kapatid sa kabinuksan ng regalo nito. Nalaki ang mga mata ni Prince sa kung anong regalo nito pero mayamay natawa at saka nakipag-high five kay Dylan. Magkakasundo tayo, good, good. Komento pa ng kapatid. Ako kuya Dylan, walang regalo, biro ni Trisha. Ikaw pa, tuwing may question sa mga Anderson, hindi ko naman nawawalan ng regalo sa akin. Ngayon pa kaya? Ah, perks of being your cousin's best friend. Dahil nga best friend ni Trisha si Agatha, na pinsan naman ni Dylan ay mas matagal ng magkakilalang dalawa. Here. Inabutan ni Dylan to ng isang box si Trisha. Thanks kuya. Alam ko na kung ano to, pare-pareho lang naman ang regalo mo sa akin. Natatawang sabi ni Trisha. Alam nga namang ibahin ko pa. Gusto mo pa naman yan. It's your favorite perfume, right? I know, mahal to eh. Pero malaking tipid kasi taon-taon itong regalo mo sa akin. Nagtawa na ng mga to. Until their mother announced that dinner is ready. San pala kayo nakakilala ni Lana Dylan? Tanong ni Lolo Rex kay Dylan. Habang nasa gitna sila ng pagkain,
Salo-salo sila ngayon sa isang malaking lamesang napupuno ng iba't ibang pagkain. I attended the recent anniversary celebration of Big Hope Senior. Doon ko po unang nakita si Alana, but we really met and talked personally at a fancy bar almost 4 months ago. Confident na sagot ni Dylan sa lolo niya. Then we get married. Gusto sana idagdag ni Lana pero lihim na lang siyang natawa. You started dating then? Tanong pa ng mom niya. Hindi po kaagad. Sumulyap sa kanya si Dylan. Mahirap pong suyuin ang dalaga niyo. Pabirong umirap si Lana na kinangisi nito. Ano nga po ng trabaho mo, iho? Tanong dito ng dad niya. Sa ngayon po, I'm the Chief Operating Officer and Vice President of Anderson Monteverde Hotels. Saan ni Dylan na walang kaibangan sa tono? Natural na nagbibigay impormasyon lang ito tungkol sa trabaho nito. Minsan kapag kailangan po ako ng daddy ko, nagtatrabaho rin po ako sa Guevara Mines. You're the son of Angelo Guevara, iho? Adopted son, yes. Tumangutang ang mom at dad niya. Alam nila na naintindihan ng mga taong totoong pagkatao ni Dylan. Itong maganda sa pamilyang kinabibilangan niya. Hindi mabilis manghusga at malalim ang pangunawa. Kaya nga gusto rin ni Lana na ipalam ang totoo nilang relasyon ni Dylan. Pero babuelo muna sila ng lalaki. Hahanap siya ng perfect timing. May sarili ka bang negosyo? Usisa pa ng lolo niya. Yes, senior. I do have a training and fitness gym center. Magtatatlong taon na po ang gym and it's doing great. He proudly said. Oo nga, lolo. Nakapunta na ako sa gym ni Dylan. Magandang facilities and membership privileges. Nagpaplano pa nga siya mag-extend. Segunda niya pa. She's proud for her husband. Alam nila na kung gaano ni Dylan pinakaiingatan ang sariling negosyo. Nagpatuloy sa mas masayang pagkakwentuhan ng lahat. Mabilis na nakasundo ni Dylan ang mga tao at alam niyang approve na to sa mga magulang niya. Natapos ang gabing iyon na buong pamilya niya ay tinutulak na siya kay Dylan. Siyempre, enjoy na enjoy ang loko. Dylan behave well in front of her whole family. Nakakita siya ng ibang side nito. Hindi lang yung mapangakit at mapaglarong Dylan, is a complete gentleman. Halatang marunong itong gumalang at hindi palabas lang. Dahil doon ay mas umangat ang respeto at paghanga niya kay Dylan kaysa man worthy to be loved. The next day, Lana wanted to give Dylan a reward for respecting and charming her whole family. Therefore, she made sweet love with her husband in his condo. May regalo ako sa'yo. Hulaan mo kung ano. Anito habang nagpapahinga na sila at magkayakap na lang sa kama. Kaya pala wala akong regalo kahapon. She chuckled. Bumangon siya. Kip-kip kam kumot. Any clue? Bumangon din to. Precious and forever. Sinalubong nila ng tingin ni Dylan. Precious and forever? Nilabas na nito ng tuluyan ng isa pang regalo sa kanya. May kinuha itong isang black velvet box sa bedside table. Pagkaway binuksan nito yon at mahina siyang napasinghap nung lumaylay isang gold necklace mula sa kamay nito. May nakalawit na letter A at G na magkadikit at halatang gawa sa totoong ginto. May mga malilit na bato pang kumikislap sa dalawang letrang yon. Mas tinignan niya yun itong mga diamonds pala yon. AG? Ariana Grande? She joked. He laughed and shook his head. Honey, it stands for Alana Guevara. I branded you with that necklace already. Gold and diamonds. Nasambit pa ni Lana, ngumiti si Dylan. Like gold, our love is precious. Like diamonds, it will be forever. Dylan. She does not know what to say. Her heart was too overwhelmed to respond properly. Kumalat lang kakaibang init doon. Pinatalikod siya ni Dylan at sinus sa kanyang kwintas. Nagustuhan mo ba? Maingat na tanong nito. Humarap siya rito at niyakap to ng mahigpit. I love it so much. Thank you, gold and diamonds. Precious and forever. Oh Dylan, I love you so much. Bigla nila nang naalala nang itapon ni Riff ang kwintas na binigyan nito noon sa kanya. Ang sabi nito, hindi niya na daw kailangan ng first love necklace niya. Dapat true love necklace na raw ang pumalit. Nahipo niyang gintong kwintas. Oh Lana, believe that this necklace from Dylan is the one already. Sa sobrang ligaya ng puso ni Lana, siya nang dumamba kay Dylan pahiga sa kama. Kapag nagwala siya o nag-strike ulit ng tantrums, don't inject her with a sedative, okay? Mas matatraumang bata sa needles. Maigpit ni Lana nabilin sa nurse na laging tumitingin kay Heart. Tinayo ang Big Hopes para sa mga less fortunate na mga batang may cancer. At hanggat sa maaari, mahirap ang tinutulungan nila financially. Ngunit sa isang special case na kinuha ng foundation, na hindi niya na rin matanggihan ay ang pagpasok doon ng isang mayamang bata na naulila sa pamilya at isang cancer patients, si Heart Aragon.
The grandmother of the child was one of the major sponsors of Big Hopes. Ngunit namatay si Mrs. Celeste Aragon at wala itong ibang tagapagmana, kundi ang 6 years old, granddaughter nito na si Hart. May parte ng naiwang mana si Mrs. Celeste na ibinigay sa Big Hopes and it's a great amount of money. And then pati pala si Hart na may stage 2 na chronic leukemia ay sa kanila gustong ipaalaga dahil wala daw tiwalang yumaong matanda sa iba nitong kamag-anak. Baka daw hindi paalaga ng bata. Just call me sa office ko kapag nagwala at ayaw uminom ng gamot. O kaya ilabas niya siya sa garden para kapag playtime na rin ang ibang bata. Yes, ma'am. Sabay-sabay na sabi ng mga ito bago umalis. Pumasok siya sa kwarto ni Hart at tahimik lang itong nanonood ng cartoon sa TV habang yakap-yakap ang manika nito. Hi, darling. Malambing na bati niya rito. How are you feeling? Ito lang ang walang kapamilyang bumibisita dito kaya sinikap ni Lana na maging present para sa bata. Hindi naman mahirap makuha ang loob nito. Siguro natural na lumalabas ng mother's instinct niya dahil na rin siguro dapat may anak na siya sa edad niya. Heart is a pretty child, fair and has a natural black wavy hair. The little girl sweetly smiled at her. Sumama ang mga mata nito sa pangiti. Napakarap-karap si Lana dahil bigla siyang nakaramdam na parang may katulad ng ngiti nito. Parang may kakilala siyang kamukha nito. Okay na pakaramdam ko, Mami Lana. May sasabihin ba ako? Umupo siya sa gilid ng kama nito. She held her by the waist. Yes, darling. Thank you for letting me call you mommy. Kahit hindi mo naman ako baby. Sabi kasi ni grandma sa akin, mommies protect their babies. Tapos everyday you made the injections go away. Thank you, Mami Lana. Ikaw na lang ang mommy ko, ha? Sabay yakap pa nito sa kanya. Hinilig nitong ulo sa dibdib niya. Wala kasi akong mommy. Wala na rin si grandma. Ikaw na lang, please. Of course, pagpayag ni Lana kagad at napangiti. May nararamdaman kasi siyang kakaibang haplo sa puso niya. Ganito bang feeling ng mga ina? Kasi siya, kahit hindi niya totoong anak si Hart, ay magaanang loob niya dito. Well, lahat naman ng bata sa foundation ay magaanang loob niya. Pero iba si Hart. Siguro kasi sa lahat ng batang nandoon, si Hart lang ang walang magulang at kamag-anak na kasama at nakasuporta dito. Inintalan niya ng halikang tuktok ng buhok nito. Darling, you need to rest, okay? Tapos kapag pumasok ang nurse mo to give you medicine, inumin mo yon. Wala na silang dalang injections, basta you don't get angry, alright? Kailangan mo maging ready for your chemo next week. Tumingala to sa kanya at marahang tumango. Her big cute eyes smiling. Mommy, samahan mo ako sa hospital ha? Kasi masakit yung keno. What's that, chemotherapy? Yes, mommy, that hurts. Takot nang nababanhaag niya sa mga mata nito. Diyakap niya ulit ito ng mahigpit para mapawi ang takot nito. Oh, she knew how terrible, hurtful taking chemotherapies. She experienced a lot of it. So sobrang sakit minsan gusto niyang mamatay na lang siya kaysa. Paulit-ulit niyang nararamdaman ng sakit sa buong katawan. But then she survived. Mas malala pang ang sakit niya noon. And this 5-year-old little girl, inside her arms, she knew that Heart can make it. I'm coming with you, darling. Don't worry. Sisiguraduhin niya na cleared ang schedule niya sa araw ng chemo nito. Maya-maya pa hiniga niya na ulit ito sa kama at hinayaang manood ng TV. Nagpaalam siya na kailangan niya pang magtrabaho at nangakong babalikan ito. Iniwan niya ito sa isang nurse na regular staff nila sa foundation at saka siya bumaba sa opisina niya. Hindi maalis sa isip ni Lana kung sino ba sa makakilala niya kamukha nito. Hinalukan niyang pilit sa isip niya dahil napaka-pamilyar ng ngiti nito. 2 linggo pa lang naka-confine sa kanila si Hart. Noong mga unang araw ay sobrang suplada ng bata, masungit, laging salubong ang mga kilay at nagta-tantrums. Naalala niya nagsusuplad ang anyo ng bata, mas lalo itong mas naging kamuka. Parang si Eugene. Miss Lana, Miss Lana. Pagdaan niya sa playground ay maraming batang naglalaro at may mga mouth mask ang lahat para hindi makasagap ng mikrobyo. Nakita siya na isang bata at pag-uwi nilapitan na siya ng lahat at binate. Hindi niya na namalayan ang oras dahil kinamusta niya ang mga ito pati ang mga magulang na nandoon. Kaya pagbalik niya sa opisina niya, nagulat siya na nandoon si Dylan at nakaupo sa pwesto niya. Hey, bati rito at sa kanila kang pinto sa likod niya. Hey, he is while smirking. Kanina pa kata hinihintay, napatingin sila na sa orasan. At 10:30 a.m. na pala. Alas 10 kasi usapan nila. Sorry Dylan, nalibang kasi ako sa mga bata sa labas. Bukas ng schedule chemos nila kaya pinapalakas kong mga loob. Lumapit siya rito at kumandong sa hita nito. Hinalikan siya ni Dylan sa pisngi. Kamusta naman ang asawa ko? Kiliting-kiliting puso niya. She pouted to stop herself from smiling widely. I'm great.
Tumangot ang wito saka napatingin sa lamesa niyang magulot maraming mga papeles na kailangan niyang basahin at pirmahan. "Wow, you have a lot of work to do," she winced. "Oo nga eh, ani habang nakatingin sa mga dapat niyang gawin. May meeting pa ako mamayang hapon, marami na talagang trabaho, lalo na ngayong bear month. Ikaw ba, wala namang masyadong ginagawa sa hotel. Maluwag ang schedule ko at kaunti lang ang paperworks." Napanguso siya. "Buti ka pa. Cheer up, matatapos mo rin lahat ng trabaho mo. At the end of the month, let's take a break." Napatingin siya dito. "Bakasyon? Mga ilang araw?" Bigla siyang na-excite. Hindi pa pala siya nakakapagbakasyon sa taong iyon. 2 to 3 days, kahit tayong dalawa lang or maybe we can invite some friends. Punta tayo ng beach resort or camping on island. That sound fun, Dylan. I'm looking forward for the experience, Alana. Sinalubong niyang tingin nito. Tinitigan siya ni Dylan ng matagal. She saw the tender and loving look in these dark eyes. Napikit niya ang mga mata, tinukod ang mga kamay sa dibdib nito. Sa bawat araw na nagdaan ay mas nagugustuhan ni Lana ang bagong paraan ng paghalik ni Dylan. Hindi niya alam kung nagbago ba talaga, pero mula nang aminin niya dito na mahal niya ito ay mas maging maingat, malambing at matatamis ang halik nito. His kisses were less of lust but full of love. Minsan nga pagkatapos ng halik nila, hindi niya namamalayang tumutulong luha niya. Paano kasi damang-daman niyang pag-iingat at pagmamahal sa halik ni Dylan? Her heart was overwhelmed by the love Dylan was giving her. Parang todo-todo na sa nakalipas pa lang na 2 linggo. And her selfish inner goddess enjoys it so much because Dylan is only hers. Pagkatapos ng halik, din naman ang palad ni Dylan ang mukha niya at dumula siyang sa laeg niya. Pagkaway hinaplos nitong pintas na regalo nito sa kanya kagabi. Gumiti ito, the charming and wholesome smile. "I'm gonna say something, corny, and don't laugh." "Ano?" "For an orphan boy, there'll always be part of me that will always be incomplete." He kissed her chin. "You complete me, Alana." Madamdaming lahat ni Dylan, napangiti si Lana at niyakap to ng mahigpit. "Oh Dylan, you complete me too." Minsan nga parang nag-uumapaw pang presensya nito sa buong sistema niya. "Alana, ipapakilala na kita sa parents ko. I think oras mo naman para umakyat ng ligaw." Natawa siya at pabirong piningot to. "Loko ka, I want to meet your adoptive parents too. Pero hindi ako aakit ng ligaw, ano? Excuse me," he chuckled. "Just kidding." Hinapit siya ni Dylan sa bewang. "Dinner's tomorrow at my parents' house." "What do you think?" Nakangiting sabi ni Dylan. At dito na po nagtatapos ang 4th na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.